Hi and welcome back po ulit dito sa Jamie's Cake Vlogs. Ngayon, gagawa tayo ng honeycomb. So, yung honeycomb na to is pinande-decorate ko po sa cake. Pero pwede nyo kainin as it is. So, madali lang to at hindi natin kailangan ng thermometer. Kasi yung ibang gumagawa nito is kailangan ng thermometer. Tayo hindi na tayo gagamit. So, umpisahan na natin. Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo yung mga ingredients na ating gagamit. And now, white sugar. So, white lang yung gamitin nyo. Huwag po kayong gagamit ng washed sugar or brown sugar. Gagamit din ako ng water. Glucose syrup. Pwede kayong gumamit ng golden syrup, honey, or corn syrup. Yan po yung mga pwede nyong i-substitute. At meron din ako itong baking soda at baking powder. Yan lang yung mga ingredients natin kakailanganin. So, meron ako ditong heavy bottom saucepan. Lalagay lang natin yung ating sugar, yung water, at yung ating glucose syrup. Tin yung pangkuha ng glucose syrup, lagyan nyo lang ng oil kasi sobrang dikit nito. At kung nahihirapan naman kayong ilabas siya dun sa container, i-microwave nyo siya for 10 to 15 seconds para lang medyo lumabnaw siya. Yung exact measurements, matatagpuan nyo po sa description box below. I-check nyo na lang po. Atin to and isasalang na natin. So, dapat walang didikit na asukal doon sa ating, sa gilid ng pan natin. So, kung meron, i-brush nyo na lang ng water. Kapag binuksan nyo na po yung apoy sa high heat, huwag nyo na tong hahaluin. Kasi pag hinalo nyo, makikrystallize siya. So, meron ako ditong baking pan. Pwede rin kayong gumamit ng bowl and ilaline ko lang siya with foil. Kasi wala akong silicone mat at wala din akong mahanap na banana leaves. So, yun yung mga pwede nyong gamitin. Kapag yun yung mga gagamitin nyo, di nyo na kailangan tong lagyan ng oil. So, eto, lalagyan ko ng oil kasi mahirap siyang tanggalin kapag wala nun. So, hindi naman kailangan madami. Siguro half or 1 teaspoon lang na oil and lagyan nyo lang yung bottom and yung sides. Papakita ko sa inyo kapag okay na po itong ating sugar. So, i-mix lang natin together yung baking soda and baking powder. Mas maganda din kung walang buo-buo or kung gusto nyo, isif nyo. So, after 15 minutes, eto na po siya. So, kapag ganyan na yung kulay, patayin nyo na yung apoy. And ilagay nyo na kagad yung baking soda and baking powder. And i-mix lang po natin ito. Be gentle din pero make sure na nahalo nyo siya. Pag nasobrahan naman sa halo, magde-deflate yung ating honeycomb. So ayan, ready na to. Kung gusto nyo pa na mas darker yung kulay, around, iluto nyo pa siya for 30 seconds more. So ayan, ililipat ko lang siya doon sa ating baking pan lined with foil. So, mag-ingat po kayo and huwag nyo itong titikman kasi sobrang init nito, mapapasok kayo. Yung other notes or tips, ilalagay ko na lang po sa description box below. So, ayan, hahayaan lang nating ito lumamig for 30 minutes to 1 hour. Malamig na po ito and tatanggalin ko na yung foil. Yung susunod na video ay maingay. So, kung naka-earphone kayo, hinaan nyo yung sounds. So, ayan, tanggalin lang natin yung foil. So, ayan, nakita nyo, mas madali siyang tanggalin kasi meron tayong nilagay na oil. Kung ayaw nyo naman ng oil, pwedeng butter yung ilagay nyo. So, pinande-decorate ko nga ito sa cake. Papakita ko sa inyo sa huling part ng video yung ginawa ko. So, kapag nahati nyo siya ng ganun kadali, ibig sabihin, tama yung nagawa nyong consistency or texture ng ating honeycomb. Kasi kung nahirapan kayong i-break yun, ibig sabihin, mali yung nagawa nyo.
So, kung gusto niya pa na maging darker yung kulay nito, yun nga, 30 seconds iluto niya pa siya. Pero alalay lang kayo kasi kapag nasobrahan, papait. Hindi niyo na siya makakain. So, ayan, i-break lang natin kung sa ano yung gusto nyong kaliliit or kalalaking pieces. And ilalagay ko lang siya sa microwavable tub or sa airtight container. Dapat hindi siya mahahanginan. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe and click the bell button para lagi po kayong updated anytime na may upload ako.